Hello guys, tuloy natin yung kwentuhan. Lumipat kasi kami guys kasi parang madilim dun sa ano. Yeah, kinatayuan namin kanina. Boss, itong mga manok ninyo dito, saan galing to? Natay gikan sa Iloilo kay Attorney Lex Colada. Attorney Lex Colada? Anong mga bloodlines yun? Siya, Sweeter Raptor. Sweeter Raptor. Guys, mayroon palang Sweeter Raptor. So, may bago tayong narinig ngayon, itong Sweeter Raptor. Dati narinig ko may Jet Sweeter. Ito ngayon, Sweeter Raptor. So, ano bang characteristics nito? Anong Raptor, Sweeter? Ang fighting style niya, ano? Nasa taas? Parang imported ang among nakuha. Nasa ubos lang. Ah, sa baba lang. So, dapat i-cross mo para ano? Kanang trabaho unon pa ang iyang labok ba? So, dapat pang i-infuse sa ibang mga klase ng mga manok, no? So, boss, ito lahat, itong mga manok nyo dito lahat, mga ilang piraso kaya to nung mag-umpisa kayo? Nag-umpisa kami, naka-accord kami sa breeding na mga chinta last year. O chinta. Tapos, parang parami ng parami. Tapos, kumunti kasi nagbibenta rin kayo, di ba? Oo, ubos lahat. Ang breeding namin last year. Boss, tanong ko to boss, regarding sa ano, sa pagbebenta. Lahat ba ng mga manok nyo dito, ibebenta nyo? Pulos ginang baligya, boss. Baligya lahat. Pati yung mga pullets, mga BB pullets, saka yung mga breeders. Tapos, pwede lang sa mga broadcast natin. Yung sa, tama. So, mga ilang klase kayo na nandito, boss, mga manok? Mga linyada? May kuan kami. Gilmore, Kerihat, 5K, Cashline, Boston. Boston. Yung lahat na sinabi mo, boss, lahat yan, may ano yan, may produkto yan? Oo, na. So, ngayon, nasa ranging area? Oo, na. So, hanggang ngayon, nagbe-breeding kayo? Last batch na, yung nasa tangkal. Yung nasa ano, sa ranging area? Mga ilang piraso yun, boss? Mga, kung sigurong laki, ana? Abot 100? Mga 70 na lang. Ang laki lang? Yung mga kakirels? Kakirels. So, mga ilang months yun? 2 months? 2 months, may 3 months. Yung 2 months nyo boss na kakirels, magkano ang presyo? Depende sa klase, kung 2-way cross, 1,000, 1 buwan. Kung 2-way cross, 1,000 pesos per month. Tapos yung pure? 1,500 pag pure. Kakirels yan. Yung sa babae, BB pullets. BB pullets, 2-way cross, 500 ang buwan. 500 ang buwan. Pure na to, 1,000. 1,000. Kadalasan dito, boss, no? Ano lang, boss? Two-way cross lang kayo? Maranay at saka pure. Itong gi-breed sa. Two-way cross at saka yung puro. Ito yung anak mo yung sa likod, boss? Anak ko. Ano? Bunso? Day, kaway sa camera, day. Kaway sa camera. Ayan. Hi, GR. Bihag. GR, bihag. Boss, ano, boss? Tama, ano? Magpa-shout out pala yun si Boss GR. Uy, Boss GR, shout out dyan sa iyo, ha? Nasa upper hugan dyan, no? Boss GR, bihag, shout out. Boss, yung mga bumibili, talaga bang aakyat dito or mag-deliver kayo? Sa mga buyer namo sa mga medyo malayo, kanang mga tabukog dagat, isip na namo. Ito guys, ha, magandang balita to guys. Sa lahat ng mga clients, ng mga buyers, ng mga manok guys, ng mga nagtatanong sa atin, ngayon ito na. Dito sa Manukan, sa backyard farm nila Boss Ayan at saka ni Boss Janrey, si Yason, nagsiship out sila from Cebu. Anywhere boss, sa bansa boss, no? Pwede sa Manila, pwede sa Davao, pwede. No? Pwedeng mag-ship. Guys, kung gusto nyong magtanong, direkta dito kay Boss Ayan,
ibigay ko sa inyo yung Facebook account niya. Ito yung Facebook account niya, guys, oh. Yan. Yan ang Facebook account ni Boss Ayan. At saka ang Facebook account naman ni Boss John Ray Siason, ito naman, oh. Yan. So, pwede nyo silang kausapin, guys, regarding sa kung magkano ang mabayaran sa ship, pa-shipping, pa-ship out. Saka, with regard sa mga presyo, guys, ng mga manok nila, yung stag, boss, magkanong presyo nyo sa stag? Sa pure. Karon wala na may pure, boss. Wala na pure? Oh. Mga two-way cross na? Oo, oh, wala na. So, ang two-way cross na to? Karon maaw-maw na to. Atong... Ah, mo na to, kwintada. Oh, pero inig-abot anag ng 6 months, 7 months, mausab na siya. Kaya magdipindi mo na sa kadaghan nun sa atong palipon. Ah, so yun, guys. Yung presyo pala, guys, pwedeng bababa pag dadami yung bibilhin. Pag marami ang bibilhin, no? Oh, oh, parang wholesale retail. Oh, yun, guys. Tsaka, wapay siguro, may pakapin. Oh, no. Pwede na. So yun, guys, ha. Walang problema rito, guys. Alam nyo ba, guys? Talagang ito ang mga sinasadya ko na puntahan, bisitahin. Itong mga backyard farming na mga game farm. Ang iba dyan, guys, nagsasabi na, nagtatanong, boss, pag magpabisita kami sa aming backyard, magkano ang babayaran namin? Guys, hindi ako nanghingi ng bayad. Walang bayad pag pinopromote ko yung mga backyard farm nyo. Ang sa akin, guys, tumutulong ako sa katulad nating nagba-backyard farming. Itong mga game fowls. Kasi guys, pangkabuhayan to, boss. Diba, boss? Oo. Pangkabuhayan to. Matanong natin si boss. Boss, ngayon, boss, may ibang trabaho ka ngayon, boss? Wala tayo trabahong lain, kaya di man pwede biya ang manok. Ayun nga. So, yun guys, ha. Si boss, hindi na siya nagtrabaho ng ibang trabaho kasi hindi niya maiwan-iwan tong manok. Naka-focus siya dito. Ikaw ang nagdala sa breeding, boss, no? Ah, breeding. How about yung pag ano, pag conditioning pag may ilalaban? Apil di hapon ko ana pero mag karong sunod karong stagan pohon. Magkuha na ko laing tao nga magtatabang na ko ba kay di madana na ako na. Correct, correct. Oh, breeding pa. Tama. Conditioning. So yun guys, si boss pala ikaw lang mag-isa dito, boss, no? Oh, karon panahon na ako. Sa ngayon guys, siya lang muna ang isa dito, mag-isa dito sa farm niya, sa backyard farm nila kasi ang nung makita ko dito guys, marami na rin bakante kasi marami nang umaakyat dito guys. At saka maganda pa dito guys, nagsiship out sila. So yung mga client nila guys, hindi lang dito sa Cebu, may iba pa, no? Oo, may iba-iba pang lugar guys. So nakafocus siya guys, tapos wala siyang ibang hanap buhay kundi ito na lang pagmamanok. Kaya nakita ko guys na mga ganito talaga ang ano natin, pino-promote natin yung bang ginawang pangkabuhayan yung farming. Kasi guys, sa tingin ko malaking industriya tong ano eh, game fowl eh. Malaking industriya guys kasi halos lahat dito sa Pilipinas, mayaman man o yung mga mahirap, pagtingin mo sa labasan ng bahay, may manok. Yun lang mga anak ko guys, ang hiling na manok yung sa Jollibee. Kasi mga babae yun guys. So yun guys, once again, hindi ako nanghihingi ng bayad para bisitahin yung mga game farms nyo, mga backyard farms nyo. Hindi, adhikain ko yan guys na ipromote yung mga backyard farming. Now dito sa Kailala Boss, ang nag-refer sa atin dito para makapunta tayo dito, si Boss JR Bihag. Siya, boss, bisita. Baka pwede mong mabisita sila, ano. Kaya ngayon, guys, nandito tayo ngayon. So, boss, sa ngayon, boss, mga ilang piraso na lang itong mga natira? Ang nakakord? Nakakord. 40 plus na lang, eh. 40 plus. Oh. Yung 40 plus na yan, boss, mga ilang piraso pa ang ibebenta dyan? 20 siguro, pero hindi pa sa ngayon. Ah, so hindi pa ngayon. Kasi, guys, kung nung makita ko, guys, yung mga nakakord, parang bago lang, ano, bagong harvest lang, no? Bagong harvest lang. So, more or less, nasa mga 5 months pa yan? 4 months. 4 months, so, yun. Nasa 4 months pa, guys. So, baka hindi pa muna nila ibebenta yan. Pero, yung iba. Pero, ang iba dyan, baka mayroon ng mapili, boss, no? Depende sa buyer. Depende sa buyer. Kung ano yung gusto ganahan niya. Ganahan na sila, ana. Pwede na. Oo. Nagbibenta rin naman kayo ng mga day old? Hindi. Hindi sa day old. Mga months. 1 month, 2 months. Ayan. So walang
day old dito na bintahan, guys. 130 days lang, 2 months ganun, no. Ano nila. So, 'yun, guys. Tsaka pag may mga tanong kayo, bisitahin niyo yung Facebook account ni ano ni Boss John Ray at saka ni Boss Ayan. Yan. Ito ngayon, guys. Titingnan natin yung broodcock nila Boss Ayan dito, guys. Isa-isahin natin kung ano yung mga pwede lang natin makita ngayon, guys, ha. Yan, Boss. Anong bloodlines yan, Boss? Pure Gilmore. Pure Gilmore? Oo. Galing kaya na yan? Eskulin. Eskulin Brothers? Oo, Eskulin Brothers. Pure Gilmore. Yan, tingnan nyo naman yung mata, guys, oh. Yung mukha. Tapos, yung paa. Lahat ba ng Gilmore, Boss, na lalaki, blue-legged? Oh, blue-legged na siya. Blue-legged na siya, basta pure? Oo. Oh. So, pure yan, Boss, no? Pure. 100%. 100%. 100% Gilmore from Eskulin Brothers. Yan, broodcock yan dito. Yan. Yung Gilmore pala, guys, na pure, ano, blue-legged talaga. At saka, ano, itong broodcock nila na Gilmore, pure Gilmore, is galing kay Martin Eskulin. Punta lang tayo sa kabila. Yan, Boss. Sweetie Raptor. Yan ang Sweetie Raptor. Sweetie Raptor. Sweetie Raptor. Yan pala ang Sweetie Raptor, guys. Yan pala ang mukha. Tingnan nyo, guys. Yung mukha. Tapos, white-legged yan, Boss, no? Kuan? Light-yellow. White-yellow? Light-yellow. Light-yellow. Saan galing ito, Boss? Kaya ano? Attorney Lex Colada. Attorney. Ilo-ilo. Attorney Lex Colada. Galing yan kay Attorney Lex Colada. Attorney Lex Colada. Sweater Raptor. Tingnan nyo lang, guys, ha. Ganda niyan, ha. Ngayon, guys, nakakita na tayo ng ano. Ako. Nakakita na ako ng Sweater Raptor. So, may nakita na akong jet sweater at saka yung dun sa kali, ano, JCC Ranger Game Farm. Meron siyang jet sweater dun. At ngayon naman dito kina Boss Ayan, ang Sweater Raptor. Yan, ganda. Yan, Boss, anong yan, bloodline? Super Brown Red. Super? Brown Red. Super Brown Red. Anong yan, Boss? Saan galing yan? Mount Banahaw. Mount Banahaw yan? Oh, Mount Banahaw line. Pero ang nag-breed, ani, kuana, Sea Leader. Sea Leader? Alimbuyugin, Boss, no? Buyugo, no? Ano tingnan, Boss? Super Brown Red. Super Brown Red. Tingnan nyo yung mukha, guys, oh. Super Brown Red. Galing sa Mount Banahaw. Ganda. So, broodcock yan, Boss, no? Oo, bago nang abot. Bago nang abot. Wala pang sisiw yan. Wala pa. Wala pa. Abangan natin yan, guys. Mount Banahaw yan, eh. Ito, Boss, anong bloodline yan? 5K sweater. 5K sweater? San galing? Sa EP88. EP88? Oo. Sa, dito lang sa Cebu? Oo, Cebu. Lapu-Lapu ang... May-ari? Oo, tagihan. Tapos ang farm nasa... Ang farm yan, nasa Compostela. Compostela. Hanapin natin yan, guys. EP88. Ganda, oh. 5K sweater. Pure ito, Boss, no? Oo, pure ni. Pure 5K sweater. Ganda naman. Broodcock. 5K sweater. Daghan na nagpiso, Boss, no? Oo, daghan-daghan ni siya gana. Yan, Boss. Tornado hat. Tornado hat. Mount Banahaw. Tornado hats daw yan, guys. Galing ulit kay sa Mount Banahaw Game Farm. Ganda naman. Tingnan nyo, guys. Basta mga hats, mga dark-legged. High station. Tapos ang mukha.
Tingnan niyo naman yan, guys, oh. Tornado Huts, Mount Banahaw. Marami na yung sisiyo, boss. Wala pa. Wala pa? Karating lang. Ah, bago lang yan dumating. Aabangan din natin yan, guys. Marami na tayong aabangan dito. Ano pala, guys, before ko makalimutan. Yung pangalan pala ng farm nila dito, guys, yung backyard farm nila is GRS Game Farm. Ibabaw Game Farm. Ah, GRS, JRS Ibabaw Game Farm. JRS Game Paul? Game Paul. JRS Ibabaw Game Foul. Ano? JRS kasi John Ray Sison, hindi plus Yason, Sison. John Ray Sison Ibabaw Game Fouls. Yan, yun pala ang pangalan. Isulot ko man yan, guys, sa thumbnail. So, yun. Tornado Hatch galing sa Mount Banahaw. So, ang ganda. Ang galing, guys. So, yun ang mga broodcock dito, guys. Ito sa JRS Ibabaw Game Foul na pinaparami nila dito ni ano, Boss Ayan, guys. So, ngayon, meron silang doon mga kakirels, mga tag 2 months. Ang 2-week cross is, magkano yun, boss? 1,000? 1,000 per month. Per month, ang 2-week cross. Tapos, yung pure is 1,500 per month. Ayan. Okay, guys. Ano pala? Sabi ni Boss Ayan, punta muna kami sa ano, ranging area para makita din natin, guys, ang mga kakirels doon. So, tingnan natin. Ayan. Labasan na yung mga kakirels. Ayun. Ayan, guys, oh. Hello. So mga ilang piraso to kaya, boss, nandito? Damanya ni mga 30 kapin nila. 30. Ang malaki. So mga bay daghan pa. Andun pa sa taas, guys, oh. Meron pa doon. Mga dagko-dagko. Nana ni mga markings, boss, no? Oh, naana sila. Pada bloodline na nila, naana ng markings. Ano sa'yo mag-ipakaon, boss? Salto na. Salto? Salto na ito. Ngayon speakers, mga busog pa. Allah, eh, mo lahat ng nakanet. Mo sa dito, no? Bantugra, wala ka duol diri. Okay, bulik ko. Nalay kay bulik. Oh, anak na itong dito, babaw. Oo. Oh. Oh, lain man lang. Pag-iya. Walang bisagol, may lain. Ilhan na yun. Puta pa kami sa kabila, guys. Meron pa doon. Mga 3 months. Marami-rami din doon, guys. Yun. Yan.
Ang uban busog pa. Hindi umakyat. Abot na ito. Open rings nila rin. Ah, open nga rin. Tingnan nyo guys, oh. Laki ng area guys, oh. Open range pa dito. Wala yung mga predator nga rin, boss? Nakasabay. Mga haw? Oo, oh, naano. Nakadagko, pagkat ng tagadiyan. Atong kita tower, pagkat ng tagadiyan. Dagko. Pagdumak tapos kiri. Sus, dagko. So kanino nung kadaga naman eh. Ah, doon kanino sila. Madalig ka takpan. Oo. Tapos kanino, basta yan. Ah, naka... Wingban mo rin, na banding. Oh, banding ka, WPC. WPC? WPC, CBCC, digmaan o kaning sa backyard, UBGB. UBGB. So, yung apat na yan, sa lahat ng mga manok? Ang nauna, wala naman da sa uban. Ah, so ang uban? Ay, tulo. Tulo ka, wingban. Ah, uban duhar. Napatay kami nga. Bandit, next week siguro. Next week? Oh, late born sa WPC. Ah, katong na dito speakers? Oh. WPC, mga gitawag na off-season breeding? Oh, off-season. Off-season breeding. Yun guys, sa banda dito, mga 3 months to boss, no? Ah, 3 months. Ito, mga 3 months ito yung mga kakirels at saka yung mga pullets. Doon sa kabila, yung dinaanan natin, 2 months yun. Tapos dito siguro may mga ilang piraso kayang kakirels ito, boss. Ah, gamay na lang ni mga 18. Sa banda dito, guys, yung mga 3 months is may 18 piraso. Tapos yung 2 months may mga 30 piraso. Oh. Ay, mga ganyan. So, yun, guys. Pag pure, may mga markings naman sila dito, boss. At saka may mga 2-way cross. Yung pure, guys, is 1.5 per month. Tapos yung mga 2-way cross is 1,000 per month. Tsaka nagsiship din sila boss dito. Walang minimum boss pag shipment. Wala. Wala. Bisag pilar. Bisag pilar ah. So walang minimum guys. So wag lang yung paisa-isa lang guys tapos isiship pa natin. Siguro mga 10. Mga 4-5 siguro. Ah, sige daw. Pwede daw. Payag si boss 4-5 pwede iship. Sa mga kakirels guys ah. Yan. Yung iba guys hindi lumapit kasi busog nandun sa baba. 12:30 pa kasi. So mamaya pa ito magutom mga alas 3. Alas 2. Unsa imong gamit ron mga laog boss sa piso? Konta, piso, maintenance, salto ta? Salto. Oh, salto. Ang imong mga ano, mga vitamins na gana. Ah, kanang atong mga vitamins ug tambal. Lahi-lahi kita kay lahi minta maigog sakit. Primero lain atong gamiton. Sunod lain na sad di kita ka focus ug usa ra gid ka. Okay, ma-immune ang usa ra gid ka klase nga tambal. Oo, mao. Ang imong pagpurga kada buwan. Oh, kada buwan ta purga kita. Once a month. Oo. Yeah. Yun guys, ito pala guys ang ginagamit ni nila Boss Ayan na ano pang yung sisiyo at saka yung pang maintenance is mga salto products no. Tapos yung mga vitamins sila guys iba-iba kasi hindi nila pinapalagi gamit lalo na yung mga gamot kasi yung ibang mga bacteria is na-immune pag isa lang gamito no. Pati yung pagpurga no. Lain sad. Dapat upat ka purga. Lain. Yung iba kasi guys, isang ano lang, isang brand lang ginagamit. Dito sila boss, apat. Ngayon month, ito. Next month, iba naman. No? Para yung ano kasi, yung bulate, ay, minsan kasi yung iba na hindi na nakukuha sa pagpurga on that day, ina-immune, pag yun pa rin ang uulitin sa next month. So, yun guys. Tsaka dito guys, sabi ni ano, boss Ayan, kapitbahay lang dito guys. Yung bayaw niya may backyard manukan din. Eh puntahan na lang din natin ngayon. No. Kasi para mang isang pamilya lang sa dito guys, pero iba-iba
Kasi dito guys, ang may-ari si Boss John Ray Saison. Nung sa kabila naman, yung bayaw niya si Ronilio Montero. MPM Sugbo Game Farm. So, malapit lang naman guys. Eh, puntahan na lang natin guys. After dito. Okay. Hello guys. Hi. Si ano, MPM Sugbo GF. Sa nga ano boss? Kuan, ako nga nga, Ronron. Ronron. Oo, niya, ako nga apelido, Montero. Yes. So, nakarating tayo dito sana guys, sa backyard dito sa Cambinocot. Itong farm ni Boss Ronron guys, katabi lang kay ano, kina Boss Ayan. So ngayon guys, may mga manok din siya dito, pero kagabi nag-usap kami, sabi niya, Boss, wag lang muna ka pumunta bukas kasi wala na daw siyang manok guys, ang natira ano na lang, mga materials na lang. Kasi may mga client, may mga suki sa guys ba na talagang umaakyat dito. So baka yung iba nag-prepare na no, kaya namili na. So yan guys, at least malapit lang naman, bidisita ko na lang din guys. Babalik ka natin siya guys pag marami na yung ano niya, pag naka-harvest na siya sa kanyang mga ano, mga kakirels no. So marami ka pang ano dyan, kinang mga piso. Oh, meron pa. Meron pa, tapos continuous yung breeding. Oh, na ang iba nakalagay pa sa incubator. Ah, yung ibang mga itlog guys nasa incubator pa. So yun. At least katultol na ba asa ilahang farm. Oh, tapad ra, Brisa. Tapad ra guys. Ang layo guys, galing sa ano, Pitos, pero pag ano, pag love mo yung pagmamanukan guys. Mm. Kahit nasa ano pa yung pitong buntod. Aabutin yan, di ba? Oh. Yan guys, baka may gusto kang sabihin dyan sa mga client mo. Mga client, bumalik na lang kayo dito pag may mga stock na. Yan guys. Kasi ngayon, talagang ubos. Oh. Eh, may natira dito. Ano? May kasabay pang mga bayan. Oo, so ngayon guys, tamang-tama, napunta tayo ngayon dito. May mga buyer pa na nandito ngayon, naninili. Baka galing pang Danaw. Sus, galing Danaw pa to guys sila. So, ano na lang natin, atin lang pa-shoutout to na to. So guys, sila yung mga buyer ni Boss Ronron. Shoutout boss! Ako pang nga pala si Orlando Mika. Paki-shoutout sa taga Danaw, mga kaibigan ko roon. Nandito kami sa Cambinocot. Mamimili kami ng mga linyada ni Brad Ronron kasi patok na patok ang kanyang mga manok. Alright! Yun guys, natapos natin ang ating pagbisita ngayon dito sa Cambinocot sa JRS Ibabaw Game Foul at saka sa MPM Sugbo. Si Boss Ronron guys, sabi niya sa ano lang daw, schedule na natin ng ibang araw kasi konti na lang yung natira dito guys at saka magmamawir pa siya. Hindi ba ano? Anyway guys, at least natunto na natin itong mga backyard na ano dito, manukan. So, kung mayroon pang gustong magtanong, i-ano na lang si ano, si Boss Ayan, i-message niya. So yun guys, hanggang dito na lang muna ang episode na ito. Maraming salamat po sa inyo at saka once again, shout out kay ano, Boss JR Bihag. Salamat. At saka kay Boss John Ray Saison. Salamat po, boss. So guys, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod natin ng mga episodes. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kakugi, tandaan palagi, basta magkugi, dunay agi. Okay!